Grabe! Ito po! Ito pa bago! Ngayon lang din po ito! Ito yung video na tinanggap ang aking hamon. Mahina ah. Saan? Ah. Bebe. So, yan guys, kalapapanan po na ating ikas. Isan natin po, mapapamagay na po natin. So, salamat po yan, salamat tatang, salamat. Oh, nakita niyo po. Yung mga sobra-sobra. Hindi yung mamimigay ka ba kung wala ka sobra. Karami naman na may sobra. Kahit dito lang sa Kandapa, napakaraming mayayaman. Hindi pagbibigay yung mga talagang nangangailangan. Para lang panik-panik ng mga tao. Laman. Sige po. Ayun mga kaibigan. 200 kabampigas plus 50,000 pesos po ang ipinamahagi nila sa Kandapa. Ha? Yung mga taong yan, mga barako yan, mga tulipo yan. Ha? Nakita nyo po mga kababayan, kung tayo'y sama-sama, tayo'y nagtutulong-tulong, together as one, kaya natin labanan ang epidemyang ito. Anong nangyayari sa atin? Binabatikos nyo pa yung mga tumutulong. Ha? Ako po'y nanood po ako sa TV, sa video ni President Rodrigo Duterte. Yung pong si VP Lenny Robredo, Vice President Lenny Robredo ay nanghingi daw po ng tulong at meron daw pong nagpa-imbestiga. Ang ginawa ng Pangulong Duterte, sinibak niya yung nagpa-imbestiga. Mabuhay ka, Pangulong Duterte. Mabuhay po kayo. Ha? Ako po ay saludo po ako sa inyong liderato. Alam niyo po, minsan, ako po kasi ay patas na tao. Pag memory, nakita po kong mali, ako po ay bumabatikos. Pag nakita ko naman pong tama, ako po ay pumupuri. Hindi po ako sala sa init, hindi po ako sala sa lamig. May tamang pag-iisip lamang po ako. Pantay ang aking pag-iisip kung ano po ang nasa tama at kung ano ang nasa mali. Pag may nakita po akong kamalian, binabatikos ko rin o, sumasagot ako. Pag nakita ko naman pong mabuti, ako po ay namumuri. Pero sa pagkakataong ito, pinupuri ko po yung Pangulo. Dahil po tama po, alam niyo po kung bakit? Kailangan tayo ng taong bayan. Kailangan tayo ng ating gobyerno. Huwag po nating isisi sa ating gobyerno. Ngayon po, wala na po akong pakialam dyan. Ang pakialaman ko lamang po ay yung mga challenge ko. At ako po yung nagpapasalamat sa mga taong tumanggap ng aking challenge. Mabuhay po kayo. Ha? Ang uulitin ko po, ito pong ating ginawa, napakasarap po sa puso eh. Hindi man po maiukit sa istorya ng kasaysayan ng ating mga pangalan. Hindi po maiuukit sa textbook ang ating mga pangalan. Hindi po ito maiuukit sa mga pader, pampublikong establishmento o pampublikong aklat. But ang ating po mga pangalan ay iuukit sa puso ng mawat Pilipinong ating matutulungan, henerasyon at henerasyon man ang magdaan. Alam mo po, ang Pilipino matandain po yan eh. Masyado hong matandain ang mga Pilipino. Opo. At itong pinagdadaanan nating epidemya, ito po ay iuukit sa kasaysayan ng panahon. What we are facing today is the most incredible battle in the world. We are facing evil. And the only one thing for the evil to go triumph, as I repeat, is for those good men to do nothing. Para po doon sa aking mga sa aking mga basher, sa aking mga sa mga kababayan natin lahat, hindi lang ho sa akin, yung mga basher ng lahat ng taong nais tumulong, kung wala po kayong maitulong, wag na po kayong maging pabigat. Sa tingin nyo ba, good men kayo? Hindi ho kayo good men. Ha? Kayo ho yung evil. Wala ho kayong pinagkaiba kay COVID. Bakit? COVID, pahirap po yan. Yung mga good men na gumagawa ng pamararaan
pamamaraan para tulungan itong mga ating kababayan na naghihirap sa COVID. Eh, pinahihirap nyo at idinadaw nyo, mas masahol ka pa, mas masahol pa kayo kay COVID-19. Isa lang ang masisigurado ko, sa mga tumanggap ng challenge ko, napakarami na ho nila, hindi ko na ho ma-recall, may upuan tayong lahat sa langit. Maaari hong katawa-tawa, pero yun ho ang totoo.